am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ang low pressure area na binabantayan ng PAGASA. Huli itong namataan ang ahensya sa layong 560 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At base sa wind map ng The Weather Company, tuloy-tuloy pa rin po yung sirkulasyon nitong low pressure area at kumikilos ito patungo dito sa may Eastern Visayas o dyan sa may dulong bahagi ng Bicol Region. At yung nakikita nating sirkulasyon na ito ay nagsasabi na posibleng hindi po lumakas ito pero manatiling isang low pressure area sa mga susunod na araw. Patuloy naman ito magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, lalo na dito sa Visayas. Sa Visayas hanggang sa katamtamang ulan ang maaaring maranasan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi. Ito po yung Samar, Leyte provinces. At sa Mindanao, hanggang sa katamtamang ulan din ang inaasahan. Dito naman sa may hilagang bahagi, particular dyan sa may Surigao, pero meron ding mga ilang pag-ulan dito sa may Soccsajen region. At sa Luzon, magpapaulan din dyan sa may Bicol region. Mahihina lang naman, lalo na sa gabi. At maaaring magkaroon naman ng local thunderstorm sa ilang lugar, gaya na lamang po dito sa may Tugigaraw at dyan sa may Aurora. At dito sa Metro Manila, mababa ang posibilidad ng pag-ulan sa umaga, bahagyang tataas yan sa hapon at sa gabi 40%. At yung ating pong init factor mamayang hapon, posibleng pumalo sa 34 degrees Celsius. At weekend weather, may mahihinang pag-ulan posibilidad sa Sabado at Linggo. Pero pagdating ng Lunes, mga kapuso, magiging maulap ang kalangitan at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin ang www.imready.ph at ang social media accounts ng I Am Ready PH. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I Am Ready. Serbisyong totoo ng GMA News.